Magandang gabi. Ako nga pala si Mang Rolly. Alam kong, maraming mga taong naniniwala sa mga kwentong kababalaghan, tulad ng mga aswang at iba pa, may bago akong kwento aswang at kababalaghan, pakinggan ninyo. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe para pag-suporta sa channel ko, at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang pagkwento ng mga aswang at kababalaghan. Sa isang maliit na nayon, may isang puno ng mangga, na tanyag sa mga taga roon dahil sa malusog at masarap na bunga nito. Ngunit ang puno ay hindi lamang pangkaraniwang puno, may lilin itong taglay na engkanto na nagnangalang diwata ng mangga. Isang araw, dumating si Marco, isang binata mula sa kalapit na bayan, na napansin ang kakaibang kagandahan ng puno. Hindi niya alam na may engkanto pala ito, at sa paglapit niya, napansin niya ang diwata na nag-aalaga rito. Si diwata ng mangga, na mistulang isang dilag, na mas mapapansin sa liwanag ng buwan, ay napaangat ang kanyang tingin kay Marco. Naramdaman niya ang kakaibang damdamin sa mortal na binata, at ito'y nagdulot ng pag-aalab sa kanyang tingso. Ano ang iyong hangarin dito, Marco? Tanong ni diwata ng mangga, habang ang mga dahon ng puno ay gumagalaw parang sumusunod sa kanyang bawat kilos. Si Marco, na nabighani sa kakaibang ganda ng diwata, ay napahinga ng malalim, bago sumagot, narinig ko ang kwento tungkol sa napakasarap na mangga dito, at nais ko lamang tikman ang kaharian ng mga bunga. Ngunit, sa likod ng mga mata ng engkanto, kitang-kita ang isang maliit na kislap ng ligaya at pangamba. Handa kaya siyang harapin ang mga pagsubok at sikreto ng kaharian ng engkanto. Sa kanyang pagbisita sa kaharian ng diwata ng mangga, napansin ni Marco ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga bunga ng puno ay naglalakad-lakad at ang mga dahon ay nagsasalita ng mga lihim ng kaharian. Si diwata ng mangga ay nagpas siyang magpakita ng pagiging bukas sa mortal na binata. Marco, ikaw ay lubos na iniimbita sa aking kaharian. Subalit, alam mo ba ang mga panganib at mga patakaran na naruroon? Si Marco, bagamat natuwa sa imbitasyon, ay nagpakatino at nagsabi, "Handa akong harapin ang anuman, diwata ng mangga. Ang kaharian mo ay misteryoso at puno ng hiwaga, ngunit nais kong malaman ang lahat ng ito." Habang naglakad silang dalawa, patungo sa sentro ng kaharian, nagsimula ng lumalim ang damdamin ni diwata ng mangga kay Marco. Ang mga mata ng engkanto ay puno ng alingasngas na hindi niya maipaliwanag. Sa di kalayuan, may nakakita sa kanilang dalawa, isang diwata ni Munich, puno ng manggang kaakit-akit. Si diwata ng mangga ay agad na nagtago ng kanyang nararamdaman, subalit ang diwata mula sa ibang puno ay nag-iwan ng isang masusing titig bago ito mawala sa kanyang harapan. "Ingatan mo, Marco, ang kaharian na ito ay puno ng lihim at hindi lahat ay nalulugod sa pagtanggap sa isang mortal," babala ni diwata ng mangga habang patuloy ang kanilang paglalakbay. Ang puso ni Marco ay nag-alab sa kaharian ng engkanto, subalit, hindi niya alam kung paano haharapin ang mga pagsubok, at kung paano niya mapagtatagumpayan ang mga patakaran na nagbabantay sa kaharian ng diwata ng mangga. Sa kaharian ng diwata ng mangga, dumating si Marco sa harap ng isang makabagong kagubatan. Ang mga puno ay nag-uusap, at ang mga bulaklak ay naglalakad sa paligid, nagbibigay buhay sa naturang kaharian. Isang araw, habang si Marco ay naglalakad sa mga gubat, natagpuan niya ang isang pintuan na puno ng mahiwagang simbolo. Isang boses mula sa kanyang paligid ang nagbigay aliw at sabi, "Ang pintuan na ito ay nagdadala sa puso ng kaharian. Ngunit bago mo ito buksan, kailangan mong dumaan sa ilang pagsubok upang matuklasan ang iyong tunay na layunin." Nang makapasok si Marco sa pintuan, sumalubong sa kanya ang mga engkanto at diwata na nagtatrabaho sa kaharian.
Inilahad sa kanya ang prinsipyo ng kaharian, ang pagpapahalaga sa kalikasan, ang pagbibigay halaga sa bawat nilalang, at ang pangangalaga sa kapayapaan. Habang si Marco ay sumasailalim sa iba't ibang pagsubok, napagtanto niya ang kahalagahan ng pagtutulungan at respeto sa kaharian ng Engkanto. Sa bawat hakbang, lumalim ang kanyang ugnayan sa kalikasan at sa diwata ng mangga. Sa kanyang paglalakbay, nahulog si Marco sa isang malalim na ilog na naglalakbay sa kaharian. Ang ilog na ito ay puno ng mga tanong at pasanin na bumabalot sa isipan niya. Ngunit sa tulong ng mga diwata, natutunan niyang harapin ang mga ito ng may tapang at dangal. Sa wakas, matapos ang mahabang paglalakbay, naabot ni Marco ang puso ng kaharian kung saan naroroon ang diwata ng mangga. Ngunit sa pag-akyat niya sa mataas na entablado, isang malakas na hangin ang bumulaga sa kanyang mukha, nagdadala ng mahiwagang mensahe mula kay diwata ng mangga. Marco, sa iyong tapang at pagpupunyagi, napagtanto mo ang mga prinsipyo ng kaharian. Ngunit, alamin mo na ang pagtutok sa kagandahan ng kalikasan at pag-unawa sa iyong sariling puso ay ang susi sa mapayapang pag-uugma ng mundo ng mga mortal at engkanto. Sa mga salitang ito, napagtanto ni Marco ang kanyang misyon sa kaharian at sa pag-ibig na bumabalot sa kanyang puso para kay diwata ng mangga. Ang landas na kanyang tatahakin ay puno ng pag-asa at panganib, ngunit handa siyang harapin ito para sa kanyang pag-ibig at sa kaharian ng engkanto. Sa paglipas ng mga araw, sa kaharian ng diwata ng mangga, nadama ni Marco ang pagiging bukas ng mga nilalang sa kaharian sa kanyang pagdating. Ang kanyang puso ay lumalakas ang tibok, hindi lang dahil sa kaharian, kundi lalo na sa babaeng engkanto na unti-unti nang nagiging bahagi ng kanyang buhay. Habang si Marco ay mas pinipiling maging bahagi ng kaharian, naging malinaw na hindi lamang puso niya ang nananabik, kundi pati na rin ang puso ng diwata ng mangga. Ang engkanto ay unti-unti nang napapaamo sa kanyang nararamdaman para sa mortal na binata. Isang gabi, sa ilalim ng kumikislap na bituin, nagtagpo ang dalawa sa ilalim ng puno ng mangga. Marco, simula ni diwata ng mangga, ang pagdating mo sa aming kaharian ay nagdulot ng liyim na pangyayari. Ang puso ko'y nagliliyab sa kakaibang paraan at ito'y dulot ng iyong presensya. Nang makita ni Marco ang kislap sa mga mata ng diwata ng mangga, alam niyang nararamdaman din niya ang kakaibang init sa kanyang puso. Diwata, sagot ni Marco, ang pagdating ko ay hindi lamang upang tikman ang mga mangga. Sa bawat paglalakad at pagsubok sa kaharian mo, natutunan kong mahalin ka. Ang diwata ng mangga, sa kanyang natuwa, ay lumapit kay Marco at sa kanyang ngiti, ramdam ang matamis na simula ng isang bagong kabanata. Subalit sa kabila ng kanilang nararamdaman, batid ng dalawa, na ang pag-ibig sa pagitan ng mortal at engkanto ay mayroong mga hamon at panganib. Sa pangakong iingatan ng isa't isa, sinimulan ng diwata ng mangga at Marco ang kanilang pagtahak sa masalimuot na daan ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Nang makita ni Marco ang kislap sa mga mata ng diwata ng mangga, alam niyang nararamdaman din niya ang kakaibang init sa kanyang puso.
Diwata, sagot ni Marco, ang pagdating ko ay hindi lamang upang tikman ang mga mangga. Sa bawat paglalakad at pagsubok sa kaharian mo, natutunan kong mahalin ka. Ang diwata ng mangga, sa kanyang lihim na tuwa, ay lumapit kay Marco. At sa kanyang ngiti, ramdam ang matamis na simula ng isang bagong kabanata. Subalit sa kabila ng kanilang nararamdaman, batid ng dalawa, na ang pag-ibig sa pagitan ng mortal at engkanto, ay mayroong mga hamon at pangani. Sa pangakong iingatan ng isa't isa, sinimulan ng diwata ng mangga at Marco, ang kanilang pagtahak sa masalimuot na daan ng pag-ibig sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Sa bawat araw na naglilipas, mas numubukas ang puso ni diwata ng mangga kay Marco. Subalit, sa likod ng kanilang mga pagtingin at ngiti, may alingaw-ngaw ng alitang bumabalot sa kaharian ng engkanto. Ang ilang diwata at engkanto ay hindi sang-ayon sa paghusbong ng pag-ibig sa kanilang kaharian. Isang araw, sa gitna ng isang pagtitipon, ipinahayag ng pinuno ng kaharian ang kanilang mga agam-agam. Ang pag-iibigan ng engkanto at mortal ay nagdadala ng panganib sa ating kaharian. Hindi dapat nating hayaang masira ang harmonya ng mundo natin dahil sa pagmamahalan ng dalawang magkaibang nilalang. Sa kabila ng pagtutol ng ilan, ang pag-ibig ng dalawa ay nagdulot ng magandang pagbabago sa kaharian ng diwata ng mangga. Ang pag-usbong ng pag-ibig ay nagpabukas ng mga bagong oportunidad at nagbigay inspirasyon sa ibang engkanto na maging bukas sa mga bagong karanasan at pananaw. Si diwata ng mangga at Marco ay naging tagapagtaguyod ng pagkakaisa, nagturo sa kanilang mundo na ang pagmamahalan ng dalawang magkaibang nilalang ay maaring magdala ng bagong kahulugan at sigla sa kanilang buhay. Sa pagtatapos ng alingaw-ngaw, nagsilbing bukas na pintuan ng pag-ibig na nagtaglay ng lakas at lihim na nagbigay kulay sa mundong ito ng engkanto at mortal. Sa kaharian ng diwata ng mangga, dumating ang isang panahon kung saan kinailangan ni Marco na bumalik sa kanyang mundong mortal. Sa pagtahak niya sa pintuan ng kaharian, naging malamlam ang mga mata ng diwata ng mangga. Marco, aniya, ang pag-ibig mo ay nagdulot ng bihim at kasaysayan sa ating kaharian. Ngunit ngayon, kailangan mong bumalik sa iyong mundo. Ang pag-ibig mo ay hindi dapat mawala, ngunit ito'y nagdadala ng mga paglisan at pollen. Sa pagtulog ng mga malalamang na tinig ng diwata ng mangga, uminahon si Marco at nagsalita, "Diwata, ang puso ko ay mananatili sa kaharian mo, kahit na ako'y malayo. Nais kong ipagpatuloy ang pagtataglay ng pag-ibig sa aking puso, at maging tagapagtaguyod ng kaharian mo sa aking mundo." Ipinasa ni Diwata ng mangga kay Marco ang isang manggang pumulot mula sa puno, simbolo ng kanilang pag-iibigan. Sa mga mata ng dalawa, nagtagumpay ang pag-ibig na nilikha ng engkanto at mortal. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, na puno ng lungkot, ang paligid sa paglisa ni Marco. Sa pag-iwan, ipinangako ni Marco na babalik siya, na dadalhin ang alaala ng kaharian ng diwata ng mangga sa kanyang puso. Binigay ni diwata ng mangga ang kanyang pangako na hinihintay siyang bumalik. Sa pagluha ng langit, nilisan ni Marco ang kaharian na puno ng mangga. Samantalang naglalakad siya palayo, naisip niya ang lahat ng mga pagbabago at pag-usbong na dala ng kanyang paglalakbay sa engkantadong kaharian. Sa pagtahak ni Marco sa kanyang mundo, dala ang alingaw-ngaw ng mga pangako at pag-ibig, hindi niya malilimutan
ang kaharian ng diwata ng mangga. At sa puso niya, isang bahagi ng engkantadong kaharian, ay mananatili, nagbibigay liwanag at init sa kanyang landas. Matapos ang mahabang panahon, nagkaroon ng bagong kabanata sa kwento ni na diwata ng mangga at Marco. Sa kanyang pangako, bumalik si Marco sa kaharian ng engkanto, litbit ang pangako ng pagbabalik, at ang manggang ipinasa ni diwata ng mangga. Ngunit sa pagbabalik niya, napagtanto ni Marco na ang kaharian ay nagbago. Ang mga puno ng mangga ay mas maliit at may kakaibang kislap. Sa paglalakbay niya, napagtanto niyang marami sa mga engkanto ay nakatanggap na ng kanyang kwento at may mga bagong tradisyon na namumukadkad sa kaharian. Hinanap ni Marco si diwata ng mangga at sa ilalim ng puno kung saan sila unang nagtagpo, noon niya ito natagpuan. Ngunit hindi na ito ang diwata na siya'y kilala. Ang ngiting ko ay mas malambing, at mga matay naglalaman ng mas malalim na pangunawa. Marco, ani diwata ng mangga, ang iyong pagbabalik ay nagdala ng malaking pagbabago sa aming kaharian. Ang iyong kwento at pag-ibig ay nagsilbing inspirasyon sa amin. Dahil sa iyo, ang kaharian ng diwata ng mangga ay mas naging bukas, at mas naging magkakaunawaan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at sa kaharian na puno ng mangga, nagsimula ang isang bagong yugto ng pag-ibig at pag-unlad. Ang pag-ibig ni Nadiwata ng mangga at Marco ay naging halimbawa, nagdala ng pagbabago, at nagbigay daan sa mas matamis at mas bukas na samahan sa pagitan ng mga mortal at engkanto. Sa mga kaharian ng engkanto at mortal, ang kwento ni Nadiwata ng mangga at Marco ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa at pagkakaunawaan. Ipinakita ng kanilang pag-ibig na maaari ang pagkakaiba ng dalawang mundo'y maging tulay ng pag-uugma at pag-usgo. Ang pagbabalik ni Marco ay nagdala ng pag-asa at sigla, nagbukas ng pintuan para sa isang mas makulay na hinaharap sa kaharian ng diwata ng mangga. Sa pagbabalik ni Marco sa kaharian ng diwata ng mangga, isang maligayang pagdiriwang ang ipinagdiwang sa buong kaharian. Ang manggang bitbit ni Marco na nagsilbing simbolo ng kanilang pag-ibig ay itinanim sa puso ng kaharian, nagbigay buhay sa bagong pag-asa at pag-unlad. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong engkantadong kaharian, nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa bawat engkanto at mortal. Ang mga lihing na pintuan sa pagitan ng mga mundo ay unti-unting nagbukas at nagsilbing tulay ang pag-ibig ni Nadiwata ng mangga at Marco para sa mas matamis na pag-uugma. Ang kaharian ay napuno ng kasiyahan at musika, ang mga puno ng mangga ay nagsasalita ng pasasalamat sa pag-ibig na nagbigay ng liwanag sa kanilang buhay. Nagkaroon ng mga pagdiriwang at sayawan dala ng mga bagong tradisyon na nagsimula mula sa kwento ni Nadiwata ng mangga at Marco. Sa pangunguna ni Diwata ng Mangga, nagtagpo ang mga engkanto at mortal sa isang masalimuot na sayawan. Ang musika ng kaharian ay nagbigay aliw at nagdala ng kasiyahan na igawiligtas ng espasyo para sa pagtataguyod ng mas malalim na pagkakaisa sa pagitan ng dalawang mundong ito. Sa gitna ng pagdiriwang, ipinaabot ni Diwata ng Mangga ang kanyang pasasalamat kay Marco. Marco, ang iyong pag-ibig ay nagdala ng pag-asa at liwanag sa aming kaharian. Ikaw ang nagbukas ng pintuan para sa mas maraming pagkakataon ng pagkakaisa sa pagitan ng engkanto at mortal. Ang iyong puso ay naging inspirasyon sa aming lahat. Bilang sagot, ngumiti si Marco at sabi, "Diwata, ang pag-ibig mo ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng pag-unawa at pag-aaruga sa isa't isa. Ito ay isang bihirang pagkakataon na makapiling at makatagpo ng isang tulad mo at ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito." Ang pagdiriwang ng pag-ibig sa kaharian ng diwata ng mangga ay nagpatuloy ng buong gabi, nagdadala ng kasiyahan at pag-asa sa puso ng bawat engkanto.
Ang pag-ibig ni Nadiwata ng Mangga at Marco ay nagsilbing lihim na lakas, nagbukas ng pintuan para sa mas masiglang ugnayan sa pagitan ng mga mundo ng engkanto at mortal. Sa paglipas ng panahon, mas lumalim pa ang pag-iibigan ni Nadiwata ng Mangga at Marco. Ang pagdiriwang ng pag-ibig sa kaharian ay nagdala ng mga pagbabago at pagsulong, isinilang mula sa pag-uugma ng dalawang magkaibang mundo. Sa ilalim ng kakaibang ilaw ng kaharian, dumating ang isang pagkakataon para sa Diwata ng Mangga at Marco na magbigay yuyun sa kanilang pag-iibigan. Sa isang tahimik na sulok ng kaharian, nagtapat si Diwata ng Mangga ng mga lihim na damdamin kay Marco. "Marco, ang pag-ibig mo ang nagbigay liwanag sa aking mundo. Sa bawat araw na kasama kita, nadarama ko ang init at ligaya. Nais ko sanang itanong sa iyo, Marco, kung handa mo bang maging bahagi ng kaharian ng engkanto ng panghabang buhay." Si Marco, na may mga matay kumikislap sa saya, ay sagot ng sagot, "Diwata ng Mangga, ikaw ang lihim na nagbigay kulay at kahulugan sa aking buhay. Oo, handa akong maging bahagi ng kaharian ng engkanto at magsilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo." Ang pagtanggap ni Marco sa alok ng Diwata ng Mangga ay nagdala ng masiglang kasiyahan sa buong kaharian. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsilbing inspirasyon sa mga engkanto at mortal na maaari nilang pagtagumpayan ang mga pagkakaiba at magkaroon ng isang magandang ugnayan. Sa isang masalimuot na seremonya, sinaksihan ang pagpapakasal ni Nadiwata ng Mangga at Marco, isinagawa sa ilalim ng maligayang puno ng mangga. Ang pag-iibigan ng mortal at engkanto ay naging halimbawa ng walang hanggang pag-ibig na nagtataguyod ng pagkakaisa at pag-unlad. Ang kaharian ng Diwata ng Mangga ay sumiklab sa kasayahan at pag-ibig, isang paraiso kung saan nagkakaisa ang magkaibang mundong mortal at engkanto. Sa kanilang pag-iibigan, bumukas ang pintuan ng walang hanggang kasiyahan at pagkakaunawaan, nagdadala ng bagong sigla sa kaharian na puno ng mangga. At dito nagtatapos ang ating kwento, Diwata sa Punong Mangga. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.